ay masaya at magkakaroon ng amang buhay. Ito ay hindi lang po para sa atin ang physical na ilang simbang gabi, kundi rin po sa maraming mga kasama natin na sinusubaybayan ang simbang gabi sa online. At marami sila. At hindi lang dito sa bansa, pati na sa ibang mga bansa, kaya itong online kanisa natin, ay nasusundan po ng mga kasama natin sa Singapore, sa Hong Kong, sa Pilipinas, sino sa parabayan ng Pilipinas. Sa loob ng siyang na araw-araw po ako ay nanginig sa ating mga simbahan. Pero may isa akong paksa na sinusundan. At yun po yung suggestion ng CBCP. Napatikan muli sa loob ng simbang gabi ang mga pastoral priorities na ginagawa po natin taon-taon mula noong 2013 para po sa paghahanda sa pagdating ng 2021 ay pag-iliwan natin ng 500 anniversary ng pagdating ng pananampalataya sa ating dalangasinan. Ay ito po yung subaybayan po araw-araw. Kaya ulang araw, ang paksa natin yung 2013 Year of Faith. Pangalawang araw, ang paksa natin yung 2014 Year of the Lady. Pag-araw-araw, yung paksa natin yung 2015 Year of the Lord. Sunod, yung paksa natin yung 2016 Year of the Family. Tapos, yung paksa natin yung 2017 Year of the Diseases of the Parish. At Year of the Poor. At yung paksa natin yung Year of the Religious and the Priests. Tapos, nakapon, yung paksa natin ng 2019, yan yung ating 2020 religious dialogue. At ngayon naman po, ang paksa natin ay ang Missio Agendas. Ibig sabihin, ang pag-mission natin sa maraming hindi pa Kristiyano. Dalawang libo taon na nung dumating si Jesus. Pero itingnan po natin ang pagkakilala sa kanya sa 7 bilyon na mga tao sa mundo. 7 bilyon. Dalawa lang po. 2 bilyon na ang mga Kristiyano. Kasama na dyan ang mga Katoliko, ang mga Protestante, ang mga Born Again, ang mga Orthodox. Ibig sabihin, hindi ba bilyon pa kailangan natin ang abutin? At dahil lalo na sa ating sa Pilipinas, ito pa yung misyon na ibigay sa atin kasi nasa bilang tao ng mga bansa na hindi pa kumikilala kay Kristo. Nandiyan yung China, higit na 1 bilyon yan. Nandiyan yung Japan, nandiyan yung Indonesia, na 300 million na mga Muslim yan. Nandiyan yung India, no? Nandiyan yung Malaysia. So, mainukan tayo na mga tao hindi pa nakakilala ng Kristo. Hindi naman namin sila pinili na mag-inis yan. Pero ito pa kilala natin si Kristo na yan. Sa mga ngayon, Pastor, pinag-iiliwa ka na si Kristo kung dumating sa mundo, hindi lang siya dumating para sa mga Kristiyano. Hindi lang siya dumating para sa mga Kristiyano. Dumating siya para sa kaligtasan ng buong mundo. At namatay siya, nag-alay siya ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. At kung pinagdala niya ay ng mga alagad, sinabi niya, umayaw kayo sa lahat ng mga bansa. Ipunin ang mabuting balita. Ialog sa kanila ang kaligtasan. So, yun po yung mission natin. Kaya makinikan tayo ngayon tao that we should always be in the missionary role. Hindi lang dapat tayo nasa maintenance board. I-maintain lang natin yung mga nagsisimba na yung ating mga Kristiyano, lalo na sa Pilipinas. Hindi lang tayo nasa maintenance board, kailangan na siya missionary mode tayo. Paano natin makabot ang wala pa rito? Paano natin
ipapagod ang ibang iba na nalagay kay Kristo. Kaya po yung tandaan natin, si Kristo yung dumating, isinilang siya sa mundo para po sa lahat ng mga tao. Narinig natin sa unang pagbasa ang covenant ng Diyos kay David. Mayroon po iba't-ibang covenant sa Bible. Mayroon covenant ng Diyos kay Noah. At yan po ay para sa buong mundo na hindi niya matuloy sisirapin ang buong mundo sa pamamagitan ng bahay. Pwede yung covenant ng Diyos kay Abraham. Nagkakaroon siya isang dati, bibigyan siya ng lupa noong nakailang mga pamilya at magiging blessing siya sa lahat ng mga bansa. Nandiyan yung covenant ng Diyos kay Moises sa Sinai na itong bayan nito yung ating bayan ng Diyos. Noong na sila ay may kasunduhan sa Diyos. At kaya naman, napakinggan natin ang covenant ng Diyos kay David na mula sa kanya ay magkakaroon ang mga pari ng Israel at ang kanyang trono ay manatili ibang kapayon. Nagbalak po si David na magkayon ng templo para sa Diyos. Sabi niya, maayos ang buhay ko, natalo ko kayo ng mga away, pwede na akong palasyo, pero ang kabahan di ba? Ang simbol ng presence ng Diyos, the Ark of the Covenant, may nakakilala sa isang corner. Kaya may balak siya ang gumawa ng templo. Ngunit sinabi ng Diyos, gusto mo gumawa ng templo. Alam mo rin, kinuha kita sa pagkakasto ng mga tupa, kinuha kita tayo. Nanalo ka sa mga kaaway, kasi kung dyan lang ako na tinutulong ng mga naging mapayapa ka ngayon dahil po sa akin, sabi ng Diyos sa templo. Kaya ikaw ay gagawa sa akin ng templo. Hindi. Ako ang gagawa sa iyo ng isang bayan. Na mula sa iyong lagi, ang ipapahari ng isa sa mga anak mo. At hindi lang na palaging ang mga hari ng Israel ay parang sa iyong hindi. At hindi lang ang trono mo ay magiging ibang pakain. Kaya yung mga tao, palagi niyang ginabalik-balikan yung covenant ng Diyos kay David. By the way, si David ay nabuhay ng mga 1,000 years before Jesus. So matagal. At nawala ang pag-aari ng Israel nung sila'y matalo ng mga Babylonians. 586 BC, wala na sila pare. Ang namumuno sa kanila ay mga punong pare na lang, mga punong sasadote. Pero ang Diyos ay tapat sa kanilang pangako. Kaya, ngayon po na pakinggan natin ang pagtutupad ng Diyos sa kanilang pangako. Ang mga ating Evangelyo ay ngayon po sa kahoy ni Zacarias na alaalay ng kahapon noong pagtutuli kay Juan, no, ay nag-usap ng talo ang mga pangalan niya. At sinabi ni Elizabeth, hindi siya sa kanya sa Junior. Juan ang kanyang pangalan. Tinanong nila yung tatay, wala namang kamag-anak na ang pangalan ni Juan. Sumulat ang tatay, his name is John. Nagkasundo yung dalawa. At nakapagsalita ang kanyang tatay. Bumalik na ang kanyang magsasalita. Kaya nagkakayong mga tao. At ngayon po, may napakinga natin ang unang mga salita niya. Ng isang papuring sa Diyos. Yan yung Song of Zechariah. Na pinupuri niya ang Diyos sa kanyang kalapatan sa mga pangako niya. At ngayon darating na ang hari na galing sa ngipin ni David na magliligtas sa ating mga kaaway. Nagkakaroon tayo ng kanyang bayan. At sinabi niya, ikaw, anak, inausap niya ng bata sa buong na si Juan, ikaw ang magpapahayag nito
ikaw ang maghahanda sa bayan upang matanggap nila ito kaligtasa na inatulog ng Diyos sa kanya. Kaya nga ngayon, may nagbubukang iwayway na, lumalabi na ang lumanan, mamayang gabi, isisilang na, na ang ating pinahantay na magbibigtas para sa kanya. Ito yung misyon ng bayan ito. At yun yung misyon natin na. Kaya tayo ang si Juan Bautista, tayo po yung nagpaghanda sa mga tao. Tayo po yung nagpapahayag sa mga tao. Nandito na ang kaligtasan. Nandito na ang mabuting balita. Kaya ihanda yung landas ng kaligtasan. At ang mabuting balita ay nandito na ang kapatawaran. Napatawag na tayo. Ang utang namin, binayaran na ni Jesus. Ligtas na tayo. Tanggapin mo na lang na tayo ligtas na. Hindi ba magandang balita? Hindi mo pa alam na mayaman ka. Mayaman pa pala? May pera pa pala? Hindi mo alam. No, pero may kaligtasan na lang tayo. Napatawag pa pala yung kasalanan. At hindi natin alam. Mission na yun. So, kung makikita mo ng internet, kung ano ang post namin sa internet, ay iikot yan sa buong mundo. Ano ba ang pinag-post namin sa internet? Baka mga akala natin, inilalagay lang natin sa ating Facebook para sa kaibigan natin. Yung kinahit natin ng internet. Yung balak natin ay mas po. Pero ito yung makikita na lahat. Hindi po sa ang tungkol sa kanya. Tungkol sa kong palita. Gamitin natin ito bilang instrumento. Tunay po lang ito ang ating mag-online na isa na ginagawa ito sa inyong simbahan. Kapag nakalagay na yan, kaya kasi ito nakaka-access na yan. Kaya ibig sabihin po, una maging mag-ibig tayo sa ating kilala at makalawas na ang intentionally ibalita sa Jesus. Ngayon yung papel ni Juan Bautista at ngayon po yung papel natin lang. At ngayon sinasabi sa atin ng paksa natin ngayon na po. Missio Agens. We are gifted to be gifted tayo ng pananampalataya. Kilala natin si Jesus. Nagtatanggap tayo ng kanyang salita, ang kanyang katawan ng tubuh sa parang Diyos. May Biblia tayo ng salita ng Diyos. We are gifted, not just for us, but we must share it all with you. Kung talaga ito ay mabuting balita, nature ng Diyos, na dapat ba? Kung hindi natin binabahay, ibig sabihin, hindi naman yun sa atin. Para ordinary lang, hindi mo lang pinag-usapan. Pero kung talaga mahalaga sa iyo yan, at nagbigay ang sigla sa iyo, gusto ko natin na ibang makabahay lamang karano na ibang naman natin sa atin. Yung ating anak, yung ating kapatid, yung ating kaibigan, yung ating pamilya, kaya kung kaya nag-isipin, ano pa ang pinag-uusapan natin sa mga kaibigan natin sa kapapamilya? Ito ang pinag-uusapan nito sa mga pangalan, tungkol sa pagbibahay, tungkol sa artista, tungkol sa politika. Pinag-uusapan natin ba ang Diyos? Pinag-uusapan natin ba si Jesus? Magbalita hindi naman kayo mga lady people, tutad namin ang mga kami may mga pulpito. Nakaka-preach kami sa pulpito. Kaya kung ayon na kayo ang pulpito, hindi naman kayo nagkaroon ng mga salita ng kasama.
Pero ang inyong paraan sa pagpapalita ay ang pwede mo. Pwede mo na ikwento ng Jesus. Ikwento lang kung sa iyo na nangyayari ang pagpapalita. Ikwento lang ang pagpapalita ng Lord for you na tapos na ang sinagawin. At parang mga tao ay nagdala na hindi sa preaching na ang sinagawin ito. So, again po, magpasalamat tayo sa Diyos na natapos na natin yung mga